Namahagi ng bigas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kababayan natin sa General Diaz, Cavite. Nasa 1,200 na sako ng smuggled na bigas ang ibinigay ng Pangulo sa mga benepersyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang naturang bigas ay kasama pa rin sa mahigit 42,000 na sako ng smuggled na bigas na nakuha sa Zamboanga City ng Bureau of Customs noong nakaraang linggo. Nasa 1,200 na sako na smuggled na bigas ang ibinigay sa mga benepensyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa General Trias, Cavite. Ang naturang bigas ay parte pa rin ng mahigit 42,000 na sako ng smuggled na bigas na nakuha sa Zamboanga City ng Bureau of Customs noong nakaraang linggo. Ayon sa Pangulo, kinukonsidera na nilang gawing 7 araw na lamang ang ibigay na palugid sa mga importers para mapatunayan ang naligal ang kanilang pagpapapasok ng agricultural sa bansa. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, may 15 araw ang mga importers nang magbigay ng dokumento. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinahanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Hindi naman matago na mga residente ng General Trias ang kanilang kasayahan sa natanggap na biyaya. Gate nila, malaking tulong ang libreng bigas, lalo na ramdam nila ang bigat ng presyo ng bilihin. Malaking matipid po namin kasi sa 4 na kami kumakain, malaking tipid po ang pagkabigay sa amin ng bigas. Mga 1,000 po, matipid po namin. Minsan po, nangungutang lang ako sa tindahan para lang makakain yung mga anak ko. Ima po yung anak ko, nag-aaral po yung iba. Binigyang diin din ng Pangulo na patuloy ang hakbang ng pamahalaan para mapaganda ang agriculture sector. Kabilang dito ang pagpapaganda ng ani at cost production. Magbibigay din ng biofertilizer ang pamahalaan sa mga magsasaka. Tuturuan po natin ang ating mga cooperative kung paano gamitin nang sa ganon ay makakamura ulit sa urea, sa ayuda na ating ginagamit para sa mga magsasaka. Noon ako muna po pamili ng bigas. Ay, yung ulam po, madali naman pa yung ulam eh. Kahit may konting 50 pesos ka, makakabili ka ng ulam. Ay, ang bigas po hindi. Kasi marami po kami.